at may true karakter. Ganon din ang Diyos. Marami na nakakilala kay Jehovah, the God the Father. And He was manifested in the flesh and His name is Jesus. Marami na nakakilala kay Jesus. Pero hindi siya lubos na kilala. Amen. No personal relationship with Him. Hindi ka alam yung kanyang tunay na karakter. Kaya ang sabi ng Biblia, the Israelites saw the miracles of God. Pero iba si Moses. Si Moses, nakilala niya ang Diyos. Hindi niya lang nakita ang miracles ng Diyos. Nakilala ng mismo ang Diyos. May tao pa ho ba rito? Hindi lang yung himala, kung hindi yung Diyos na gumagawa ng himala. Amen? Amen. So, kaya ang sabi ng Biblia, no, therefore, alamin mo, kilalanin mo, intindihin mo, buksan mo ang iyong kausipan ng iyong pangunawa, no, therefore, a true God that we can trust and rely on. Diyos na pwede mong panampalatayanan. Amen. Diyos na pwede mong pagkatiwalaan. God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lagi natin narinig yan. Lagi natin nababasa sa Bible. He is the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. What does it mean? He made the promise to Abraham that he will become a great nation despite that he is barren and old already. And Sarah, si Sarah, ang pangalan niya noon ay Sarai. Pagsaraw, Chipion. Nilagyan ng H, the name of God, Sarah. Amen po ba? You know, ang nangyari, pinangakuan ng Lord God made the promise to Abraham. And God confirmed it to Isaac. Sino ang naging ama ni anak ni Abraham? Si Isaac. At sino ang anak ni Isaac? Si Israel. Or Jacob. And Israel became the father of 12 tribes. And he became a great nation. Amen po ba? Alam ba ninyo na ang Israel may gera ngayon? May tao pa ho ba rito? At dapat tayong pumapanig sa Israel. And those who bless Israel will be blessed by God. And those who are praying for Jerusalem will be blessed by God. Because Jerusalem, Israel is a nation of God. Diyan nagmula ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay dapat na pro-Israel. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. At kaya naman ang Israel ngayon ay nagdurusa sapagkat they rejected the Messiah. They rejected the Messiah, that's why they have no peace. Continuous war. War after war. Why? Because they rejected the Messiah. Kailan mai-stop yung kanilang gulong itong nararanasan? If they will cry out to Jesus. Kapag sila po'y tumawag na sa pangalan ni Jesus, and it will happen in the midst of the great tribute, or in the midst of the rapture of the church. In the middle of the rapture of the church, they will cry out to Jesus, and they will be raptured. May tao pa ho ba rito? God will help them. I mean, nakikinig po ba rito ang mga tao? Palakpakan nga natin si Lord sa gin. Sabihin nga natin, ganito nga tayo. Yan, sa ganun natin. Yan, pagbibili pa yung isip natin, ulihin natin. Yan. So, nangako siya kay Abraham. He said to Abraham, you will become father of many nations. You will become great nation. Saan matatagpuan yun? Genesis 12, verse 1 to 3. Genesis 12, 1 to 3. Will become a father of many nations, and those who bless you will be blessed. And those who curse you will be cursed. And God confirmed it to Isaac. Pinagtibay niya ang pangako niya kay Isaac. At dinupan niya ang kanyang mga pangako kay Jacob. May tao pa ho ba rito? Kaya maghintay-hintay lang ho tayo. Sa ayon at sa gusto, ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan natin at patuloy natin mararanasan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Waiting means continuous trusting God despite
continues believing the promises of God, and that is waiting. Yun ang ibig sabihin ng paghihintay. Hanggang di pa dumarating yung sagot ng Diyos, waiting time yun. At sa waiting time na iyon, alam mo yun ang pinakamahirap sa lahat eh, tingin sa kayo sa akin, yung naghihintay ka. Naghihintay ka ng kagalingan mo, naghihintay ka ng result ng exam mo, ng grades mo, naghihintay ka ng, naghihintay ka, you know. Sometimes it is the hardest time, it is the hardest part. Anong ginagawa ni Abraham that time? I believe, lumalabas siya, no? Tinitingnan niya yung mga bituin sa langit. Sabi niya, ang dami, immeasurable. Ganyan ang magiging offspring ko. No? Tapos nagpupunta siya sa dagat. Tapos nilalaro-laro niya yung mga buhangin, yung mga sand. At ang sabi niya, time will come, my offspring will become like the sand. No? Immeasurable. May tao ako ba dito? Waiting time yun. Yung waiting time sa buhay mo, yun ang sometimes the hardest part. Naghihintay ka. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa bang trabaho? Wala pa bang kita? Wala pa bang negosyo? Wala pa bang kasintahan? Kahit na wala ng kasintahan, babayaan mo na yun. Sa langit, wala namang kasintahan. Sa langit, wala namang asawa. Amin po ba? Kaya ko, wala pa akong plano mag-asawa ko sana eh. 28 na ako nun eh. Ay, na-invite ako sa Marikina, nag-preach ako. Nakita ako ni Pastor Raging. Sabi ko naman, ito ang lalaki para sa akin. Tinapa na ako, wala. Wala pa sana ang plano mag-asawa eh. At I was 28 at that time. Many are praying for me. Eh, mas matindi siyang panalangin. Kala niyo, nagbibiro ako. Totoo yun, ha? Hindi, chak lang. So, yung waiting time, you know, sometimes it is the hardest part of our lives. Yung naghihintay ka sa mga pangako ng Diyos. Naku, Lord, di palita sa aking mga mahal sa buhay. Kailan kaya sila masisave? Ganon. Amen po ba? Lord, nasa bisyo at kasalanan pang aking mga mahal sa buhay. Kailan kaya sila mababago? No, that is the waiting time. And sometimes, the hardest part of our lives. Amen po ba? In that waiting time, wala kang gagawin kung hindi magtiwala sa Panginoon. Amen! Magtiwala ka sa Diyos at tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Alam mo, maraming beses nararanasan ko yan eh. Dumarating ang time na kailangan magbayad ng tuition fee yung mga anak ko. Isa lang ang sinasabi ko, Lord, kung gusto mong mag-aral sila, nakakapag-aral sila. Kung ayaw mo na, eh di magsimag full time na sila. Bakit ako mamumroblema? Amen. Amen po ba? Hindi pinoproblema yan. Ganun yun. Ganun lang yun. Kaya, huwag mo problemahin ang problema. Amen. Dahil ang problema mo ay sinagot na ni Lord. Amen. God answers your problems. Amen. Palakpakan natin si Lord. No? Hindi problem ni Abraham kung paano siya magkakaanak. Hindi niya problem yun. Bahala ang Panginoon doon. No? Kaya, ang ibig sabihin, no, therefore, kilalanin mo ang Diyos mo. He is a true God that we can trust and rely on. Mapagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ano man ang pinapag-pray mo, sinasagot ng Diyos yan. Sobra-sobra ka. You're dreaming a great dream. Eh, God also desire it for you. May tao pa ho ba rito? Kaya nga nandun, oh, hindi natin inaalis, oh, pagpasok niyo pala, oh, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Pagpasok mo pala, kita-kita mo na yan. Para ilagay sa puso, isip mo, you are born to win. You are destined to prosper. Amen. You are destined to heaven. You are destined to be blessed by God and to become a blessing. Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord. No? Kaya si Abraham, wala siyang ginawa kundi nagtiwala lang sa Diyos. Pinagpala siya ng Panginoon sobra-sobra. Alam mo si Abraham, napakahirap niya. When Abraham, no, left Mesopotamia, he was
He was a poor man. But he died very wealthy. Napakayaman niya. May tao pa ho ba dito? Kaya listen very carefully. Bago mag-rapture of the church, bago tayo mamatay, tayong lahat ay mga mayayaman. Amen. Yes. We are all rich and wealthy. We are all victorious, successful, and prosperous. Because God made a promise and He shall fulfill it. Amen. Huwag mo kayo magagalit sa akin, ano po? Imbis na isipin mo kung kanino kang mamumutang, pati ka nalang manalangin. Listen very carefully. Samahan mo ng pag-aayuno. There are different kinds of fasting. Fasting is for our health benefit, for cleansing, and fasting is for the that God will immediately answer our prayers, and God will make a way for their sins to be no way. Fasting breaks the yoke of the enemy, the hindrances of the enemy, and there are different kinds of fasting. May tinatawag na partial fasting. Ano yung partial fasting? Kunyari, nakakaubos ka ng 7 plato na pagkain sa loob ng isang araw, gawin mo nalang 5, that is partial fasting. Gawin mo nalang 3, that is partial fasting. Yung nagbabawas ka ng pagkain, sumiseksi ka na, tumataas pa spiritual mo. Amen po ba? At hindi lang, yung partial fasting, it means nagbabawas ka ng pagkain. Pag sinabi mong normal fasting, tubig lang the whole day. Tubig lang. Only water. Pag sinabi mong absolute fasting, no water, no food. At kung kayo hindi sanay mag-ayuno, makipag-usap muna kayo sa amin, tutulungan namin kayo. Hindi ko nagawang mag 40 days and 40 nights. I never do that. But I did fasted many times, 40 days. 40 days, no food. During daytime. Pagdating ng gabi, kakain lang ako ng malalambot lang na pagkain. I did that for 40 days and many times I did that. Kaya matalas akong magparapi sa'yo because of fasting. Yes. Nakikinig pa po ba tayo? Hindi ako nakapag-absolute fasting. Pero many times nakapag-normal fasting ako. Hindi nga lang 40 days and 40 nights. May tao pa po ba rito? Tumalas ako sa pagpaparapi sa'yo. Tumaas yung anointing ng Panginoon. Because of prayer and fasting. Nakikinig. In fact, sa ngayon, naka-fasting pa rin ako eh. Parcel pa rin ito, kagaya ng kay Daniel. Hindi ako kumakain ng kanin ngayon. Hindi ako kumakain ng karne ngayon. Ang kinakain ko ay fish and vegetables lang. Amen po ba? It is also a partial fasting, like what Daniel did. Amen po ba? Daniel ate only for 10 days, vegetables only for 10 days. And that is a partial fasting. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? So instead, no? Of thinking, where to borrow money? Why did you pray? Please pray. No? And include fasting. Mag-ayuno ka. May tao pa ho ba rito? Pag nag-aayuno ka, sisexy ka na, tataas pa spiritual mo. Amen po ba? Sino ito gustong sumexy? Kung sexy na, gusto bang sumexy? Make a pass. Kahit estudyante ka, pwede kang mag-fasting. Even though you are working, you can fast. Kadalasan partial fasting, may tao pa ho ba rito? Amen po ba? Nakunawaan ninyo ako? Oo. Para pag hindi tumataas yung grades mo, mag-fasting ka kaya. Lahat ng mga pinapag-pray mo para magkaroon ng katuparan. Manalangin ka at mag-ayuno ka. Amen po ba? In fact, merong prophecy si Pastora Bangi last Monday.
Sabi niya, kailangan natin ng mas matinding prayer and fasting ngayon. Amen po ba? Kasi mas matindi ang gagawin pagtaas sa atin ng Lord. That's true. Kaya kayo po, pag nakakarinig mo kayo ng preaching, huwag mo kayo nagagalit. Bagkus, sabi nga ng Proverbs chapter 4 verse 20, Proverbs 4:20 says, incline thine ears unto my saying. What does incline? It means, ikiling mo ang iyong pandinig. Yan. Not just listen, but listen attentively. Incline. Incline thy ears unto my saying in the book of Proverbs chapter 4 verse 20. Kaya pag may mga preaching, may mga prophecy, pakinggan mo ito. No? Pakinggan mo. Unawain mo, intindihin mo. Isa ka buhay mo ito, put into practice. Amen po ba? Kaya sabi ng Biblia in the book of Proverbs chapter, Deuteronomy chapter 7 verse 9, Know therefore, know your God, understand your God, know the character of God, not just in a theory, not just in history, but yung bang sa isang buhay na karanasan, a living experience, nakikinig po ba tayo? Pag sinabi mo kaibigan mo, kilala mo siya, di ba? Kasi kaibigan mo siya. So ganun ang gawin mo sa Diyos, kaibiganin mo siya. Hayaan mo kaibiganin ka niya. In fact, yung team natin last Monday, na Live Jesus Higher, binulong sa akin ng Diyos yun eh. Paano ko nalaman ang Diyos yung nagbulong sa akin? Kasi alam mo yung tingin ng Lord. Pag lagi mong kausap si Lord, alam mo ang tingin niya. And in John chapter 10, the true flocks of God, the true sheep of God, listen to the voice of the shepherd. And Jesus Christ is our great shepherd. John chapter 10. Nakikinig pa ba tayo? Lagi tayong makipag-usap sa Diyos. Lagi natin siya kausapin. And God said to me, na ang team natin na nakaraan is Live Jesus Higher. At meron prophecy si Pastor Rabanji. Pastor Rabanji, prophesied that God is requiring us for more prayers and fasting. Nakikinig po ba tayo? Sapagkat mas itataas tayo ng Panginoon. Naunawaan mo ba ninyo ako? So please, huwag mo lang itong pakinggan. Pray and fast. Huwag mo lang itong pakinggan. Ihanda mo sarili mo, pagbawas ka ng pagkain, magtanggal ka kung ano mga pwede mong tanggalin. Ayon sa kaya mo, ayon sa revelation sa iyo ng Panginoon. Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Number two, that the Lord your God is God. Know therefore that the Lord your God is God. No? Ano ba ibig sabihin niya that the Lord your God is God? He is not an idols or graven images. He is not an idol or graven images. Yung ribulto na nasa EDSA, yun, ano yun, graven images yun. There are so many idols and graven images in our nations. In many churches, there's nothing wrong with the cross. If you have cross in your church, in your house, in your ayong ibang sanglitas mo, may cross ka riyan, there's nothing wrong with the cross. But if you will worship the cross, yun ang problema. Amen po ba? If you will bow down to the cross, tapos yung cross na yun eh, ipapanakot mo, ipapanglaban mo sa mga aswang, oh, may cross ako. Tatakbo kayo. Di ba? Ilalagay mo sa mga punto mo yung cross para hindi mo masok ang aswang, hindi po totoo yun. May tao pa ho ba rito? Bakit tayo hindi nag-aantanda? No? Kasi,
wala namang masama sa tanda eh. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Wala namang masama doon, di ba? Kaya lang, hindi yan biblical. It is not biblical. Kasi in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. May tao pa ho ba rito? Kaya, as a full gospel Christian, we only do what is written in the Bible. Amen po ba? Bakit tayo pumapalakpa? Psalm 47 verse 1. Clap. Why we are lifting our hands to God? Psalm 63 says it. Diba? Why we are making a joyful noise to God? Psalm 100 says it. Why we are playing the instruments for God? Psalm 150 says, teaches it. Why we are dancing? Psalm 149. No? Commanding us to dance before the Lord. Amen po ba? Jumping, leaping, all that we are doing are in the Bible. May tao pa mo ba rito? Kaya kung hindi ka Kristiyano mo na, hindi ka pa rin mamapalakpak hanggang ngayon, eh hindi ka full gospel. Half gospel ka. Hindi ka pa rin tumatalo, hindi ka sumisigaw. Half gospel ka. May tao pa mo ba rito? Kaya lahat ng ating ginagawa ay nakatala sa banal na kasulatan. Amen? That the Lord your God is God, not an idols or graven images. Next, not a God made or invented by men. Hindi siya Diyosan o Diyos na imbento ng tao o gawa ng tao. Diba? Sa Kampanga, ang daming na Diyos na gawa ng tao. Di ba may kumakatok nga sa kababahay ninyo eh, bili ka ng santo ninyo, 300 lang ito. O, di ba? Yung Diyos nila, binibenta nila. They are selling their gods. Diba? They are knocking the door of our houses and they are selling their gods. May tao pa ho ba rito? Anong dapat mong gawin kung meron kang mga graven images and idols? Give them all to us. Especially gold. And we will sold it. We will sell it. No, diba? Ilalagay natin sa offering. Hindi sa pulsa ko sa offering. May tao pa ako rin ito. Natutuwa ba kayo yung mga binibigay ninyo may pinupuntahan? Amen. Pag nakumihingi tayo rito ng offering, nagpapapirma tayo ng church rental, yung mga iba hindi nila naiintindihan yan. Pero kayo naiintindihan ninyo, alam nyo kung saan na pupunta. May tao pa ako ba rito? Hindi po ako nagbibilang ng pera ninyo, hindi ako umahangap ng pera ninyo, hindi ako nagtatalo ng pera ninyo. Yung love gift ninyo, hinihintay ko. Bibigay mo yung mamaya. May tao pa ho ba rito? Ito sabi sa akin ni Joshua, Papa, na, sa September 1, ano na yun? Last na bayaran mo na yun. Exact na. Kaya hinihintay ko na yung love gift. Yun ang sa akin. Amen po ba? Alam niyo kung bakit ako nakakasurvive sa full-time order of God? Kasi matamang ako eh, nasabihin yung mga bagay na ito. Amen ba? Eh, saan naman mangutang ako sa'yo? Hindi ko naman babayaran mabuti pa. Pagdating na sasakyan mo, kung naipahiram, bibigay mo na lang. Pero kung ipapahiram mo lang, salamat pa rin. At least nagpapahiram ka. Eh, dilala na kung ibibigay mo, dilala kang pagpapalaki. Amen po ba? May tao pa ako rito. Pinaalalahanan mo nga kung isang kapatid eh. Sabi ko, naalala mo ba na si Mr. mo hindi makaalis-alis sa magta na ibang bansa? Pero nung nagkatagmo tayo, biglang lalipad ang Mr. Mabato mo na ibang bansa. Naalala mo ba? Sabi niya, opo. So huwag mong kalimutan yun sa Diyos, huwag mong kalimutan yun sa akin. Amen po ba? Pakisabi sa sarili mo, Galatians 6:6. I will memorize Galatians 6:6. Anong sabi ng Galatians 6:6? Partihan mo ang tagapagturo mo no, ng problema mo. Yun. Hindi sinabi, the Bible says, no? Partihan mo ng problema mo ang tagapagturo mo. Kaya pag may problema ka, partihan mo po ako. Huwag kang umiwas sa akin. At ang sabi ng Bible, pag dumating naman yung blessing mo, partihan mo rin yung tagapagturo mo. Yun ang sabi ng Galatians 6:6. Kaya bukas bayad naman ito. Amen. Alam pa ka natin si Lord.
September 1 po kasi, ilan na ba ang palakpak ninyo? Kaya alam naman ninyo kung sino-sino kayong mga tinayo ng Lord para rito, di ba? Alam nyo naman yun eh. Di ba? Kaya balikan ninyo ang inyong unang pag-ibig. At patuloy niyong mahalin si Lord. Amen. Kaya nang sabi ko noon, not a God made or invented by man, that the Lord your God is God. Next. Not a human being. Hindi siya tao. Know therefore that the Lord your God is God. And din eh. Know therefore that the Lord your God is God. Because their God is not God. Their God is a man-made God, invented by God. Their God are idols. Their God are graven images. Their God, you know, ang kanilang Diyos ay human, tao ang kanilang Diyos. Ang tanong, likod ng Diyos, meron bang Diyos na tao lang? Opo, sino si Rizal? Yes, di ba? May mga Rizalista, di ba? At ang Diyos nila ay sino? Si Jose Rizal. You see? Oh. Ang Diyos nila, tao. Ang Diyos nila, ginto, bato, rebulto. Ang Diyos nila, katang-isip ng tao, invento ng tao. Kaya ang sabi ng Biblia, know therefore that the Lord your God is God. He is God. Pakisabi nga mo, my God is a true God. Kalampangan natin si Lord. Kaya alam mo, napakapalad natin, Lord, you know we are blessed sapagat nakilala natin ang true God. Yes. Binigyan tayo ng Lord ng chance. God gave us a chance to know Him, the true God. The God of the Bible. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya nung naborn again ako, alam mo ang kanta ko, why have you chosen me? Out of millions, your child to be. You know all the wrongs that I've done. And how could you burden me? Forgive my iniquities. Kaya nung umatend ako sa Manila Hotel ng birthday celebration ng prominent lawyer sa ating bansa. At doon ang mga malalaking tao, the former justices, justice senators, etc. Religious leaders were there. You know? And it happened na yung spiritual father mo ay nandun. No? Nilapitan ko siya. Pastor, do you remember me? When you preach in a birthday party in Irwin Garcia Street, Cubao, Kansas City, in the house of Brother Joseph. It was Father Joseph's birthday. You preach, and I got born again. Sabi niya, talaga? Oo, ako yung pastor. Ang saya-saya niya. I am a brother of your preaching. Praise God. Amen. Masaya-saya niya. Tagal kami hindi nagkita. Tuwan-tuwa siya. Sabi ko, saan ka ngayon, pastor? Dito ko sa area ng Bulacang, Pampanga, etc. Okay. Tao pa mo ba rito? Napakasarap, di ba? Mamimit mo yung mga taong naligtas sa kamagitan ng pangangaral mo. Mamimit mo yung mga taong na-bless by your life. Amen po ba? Tao pa mo ba rito? Sabi mo sa sarili mo, be a blessing. Yes. Be a blessing. Save others. Encourage others to serve the Lord. Encourage others to give. And as you do that, God will multiply your blessings and promotions. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Know therefore that the Lord your God is God. No? Not idols or graven images. Not a God made or invented by man. Not a human being. Next. He is a faithful God. Yun napakaganda. He is a faithful God. At din yung din eh. No? The emphasis is that He is a faithful God. Naalala ninyo,
Do you still remember yung t-shirt natin, God is Faithful? Kulay-kulay yun eh. Naalala ninyo? Pero buhay pa ba yung t-shirt ninyo, God is Faithful? Marami na tayong t-shirts na dumaan. Ngayon, God's Legionnaires. Pag hindi pa kayo naku-order, um-order na kayo, bumili na kayo. Pwedeng 2 gifts. Opo, pwedeng 2 gifts. Magkano may t-shirt natin? Ha? 230. Napakamura. 230, presyong Panginoon. Oh. Ha? Yung adult, 300. Presyong pang-adult. Pwedeng 2 gifts. 230, ha? At ang unang bigay mo, 225. And next gift, 3 pesos. Pwedeng 2 gifts. Oh. Eh, sige mo ha, saan ka nakakita nun? Pwedeng 2 gifts, 300, 295. Next gift, 5 pesos. Oh, pwedeng 2 gifts. You can make it 3 gifts. Di ba? 295. Tapos next giving is 250. Another giving. Another is another 250. Oh, the 3 gifts. God is faithful. Napakatapat ng Diyos. Kayong tatanungin ko, no? Ano para sa inyo ina yung sabihin ng matapat ang Diyos? God is faithful. Sige nga. God is faithful. No? Paano nyo ipaniliwanag yung God is faithful? In the book of Psalm 145 verse 13, it says, your kingdom is an everlasting kingdom. And your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises. Yun. Lahat ng pangako niya ay mapagkakatiwalaan. If God said it, He shall fulfill it. Diba? And faithful in all He does. Sa lahat ng ginagawa niya, tapat siya. He is true. He is honest. No deception. Nakikinig po ba tayo? Walang pantaraya. Makinig po kayong maigis sa akin. Halimbawa, walang Diyos, walang langit, walang impyerno, nagbagong buhay ka, may nawala sa'yo? Wala. Walang nawala sa'yo kasi nagbagong buhay ka, di ba? Ngayon, nagbagong buhay ka, eh may Diyos, may langit, tsaka may impyerno. Diligtas ka. Amin po ba? Kaya, halimbawa nga, na nagbago, hindi ka na niligarulo, hindi ka na umiinom ng ala, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na mabair, hindi ka na lalakir, hindi ka na pakla, hindi ka na tomboy, nagbagong buhay ka na. So, wala namang mawawala sa'yo kung sakaling walang langit, walang Diyos, walang impero, di ba? May tao ko over ito, because you live a good life, a righteous life. Walang mawawala sa'yo. Hindi ka talo. Pag nagbagong buhay ka, hindi ka talo. Eh, meron talagang Diyos. Meron talagang impyerno, meron talagang langit. So, nagbagong buhay ka, pasok ka ng langit. Kaya yung mga nagsasabi, kung sakasakali may magsasabi, wala naman Diyos eh, okay lang, sige, kung walang Diyos, magbagong buhay ka, mas maganda pa rin. Kahit na walang Diyos, walang impyerno, walang langit, maayos ang buhay mo, mas okay pa yun. Nakikinig pa mo pa tayo. Mabuti na nga lang, minsan may Facebook eh. Pinahintunutan ko na rin yung anak kong gawa naman ng Facebook eh. Bakit? Para mamit ko yung mga long-lost relatives. Minsan yung mga relatives pa naman natin ang hirap imbitahan. Tama? Yung mga relatives pa naman natin, mga family pa naman natin ang hirap dalhin sa Panginoon. Tama? Eh, isang minsan ko nagbibiro siya. Sabi niya sa anak niya na nasa ibang bansa. At alam mo ka ng pera, magtama ng samar. Sabi ko, sama ko. Kasi may father kay Parang Samar. Tapos sabi ng anak niya, bakit ka pupunta man ng Samar? Kasi bibisitahin ko si uncle mo, kamukha yung ng pinsan mo si ganito. Eh nagbiro naman ako, sabi ko siya ba talaga yung kamukha ng uncle natin? Spin-AM niya ako. Sabi niya, kuya, puntahan mo yung pinsan natin. He has lung cancer stage 4. He got it from smoking.
He is working abroad, but he came home because of stage 4 lung cancer. You see, where did he get the lung cancer? From smoking. You see, kaya nagkakaroon ng diabetes yung tao, kasalanan na rin ang tao eh. Mahilig sa matamis. Maraming kumain ng rice. Kaya na high blood, mahilig sa taba. Diba? Kaya nagkakaroon ng kidney trouble dahil mahilig sa maalat. You see? Nakikinig pa po ba tayo? Ganyan yun. Kaya yung magbagong buhay ka, kahit na walang langit, walang impero, walang Diyos, makatutulong para sa iyo yun. Amin mo ba? Pero tigil siya lahat, mapasok ka ng kalangitan. Kaya hikayatin natin ang lahat na magbaling loob bigat siya at magbagong buhay. Amin. Pagtsagaan natin sila. The Lord is trustworthy in all His promises. In all He promises. And faithful in all He does. Lahat ng pinangako niya, tutuparin niya yan. May pangako ang Diyos. Mas itaas natin si Jesus sa mga panahon ito, mas lalo tayong itataas ni Jesus. At kung iikayatin natin ang marami na magbaliklob kay Kristo, maglingkod kay Kristo, magkalob kay Kristo, God will multiply our blessings. You see, may bonus. Ayaw mo nun? Maliwanag na sinasabi ng Panginoon. Alam mo, napakaganda nga ng mga prophetic preaching eh. Kaya nga nang nag-aaral ako ng Bible school. Iyon ang kulang sa Bible school eh. I was taking Bachelor of Theology at the time. No? Pero something is lacking in that Bible school. Kulang ng mga gifts of the Spirit. Nakikinig pa ko ba tayo? Kulang. Amen po ba? Walang prophetic preaching. Kinakailangan natin marinig ng dalitahan ng tinig ng Panginoon. Kailangan natin malaman kung ano talaga yung thus saith the Lord, ang ito ang sabi ng Panginoon, para makasunod tayo ng matindi sa Panginoon. Amen po ba? Ito ka naman ang masakit at masakla. Listen very carefully. Kapag narinig mo ang tinig ng Lord at hindi mo pinansin, the judgment will come. Yes. When the biological parents of Jesus Christ, when He became man, Joseph and Mary, dedicated Jesus to the God the Father in Luke chapter 2 verse 21 and the following verses. Simeon was there and Simeon prophesied, He will be the cause of the rising and the falling of many. Nakikinig pa po ba tayo? Magiging dahilan siya ng pag-angat at pagbagsak ng marami. Kaya anong sabi ni Christ? I came here to make the blind see and those who can see become blind. Nakikinig pa po ba tayo? At ito po ang ayaw ko sanang pagbitin ito eh. Pero ito ang masumpit, ito ang malungkot. Sa mga hindi makakasunod at hindi nakakasunod, mas lalo kayong paghihirap. Mas lalo kayong makungutang. Mas lalo kayong masasadlak sa dusa. This is true. Yun ang masakla. You will become poorer and poorer and poorer. While others become richer and richer and richer. Tingnan mo yung ng Old Testament. Merong pillar of cloud by day. No? Sa mga Israelites na escaping from the cruel hands of the Egyptians. The Egyptians, ginawa nilang slaves ang mga Israelites. And it's not the will of God.
while they were escaping from the cruel hands of the Egyptians. Now, God made a pillar of cloud by day and a pillar of cloud by night to guard the Israelites. Pillar means haligi, wall, haligi, pillar. Yun ang nagbabantay sa kanila, nag-iingat sa kanila. Nagibigay pa ho ba tayo? Kaliwanagan sa mga Israelita, kadiliman sa mga Egyptians. You see? Lights in the Israelites and darkness in the Egyptians. Kaya ang sinasabi palagi ng Biblia, hear what the Spirit of the Lord is saying to His churches. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya nga laging merong warning eh. Ang mga may gifts of prophecy, more on encouragement yan eh. More on encouragement. Pero ang prophets, may warning yan, tandaan mo. Kaya mapapansin mo sila Jeremiah, persecuted yan eh. Lalo na si Jeremiah, he was thrown in a dungeon. Yes. Binaktuli na siya. Why? Because his prophecies ay hindi tinanggap ng mga kings, mga pinagsabihin niya. That's why he was thrown into a dungeon. Into a deep, no, yung balon. Nakikinig pa rin ba tayo? Deep well. Nakikinig pa rin ba tayo? Kaya yun ang isang medyo malungkot na pangyayari. Malapit na kong matupad yung mga prophecy. Yung mga nagdaang mga pinrapisay na akala natin di matutupad, malapit na. Kaya, what's up? Doon natin makikita na talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Ituloy natin ang pagbasa. Psalm 146. Ayan. Verse 6.